Number three, sinabi sa verse 18, give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. Number one, be intentional. Number two, be radical. Umiba ka. Kailangan iba sa pag-iisip nila, iba yung pamamaraan nila, iba yung ibang pag-iisip, ibang kapamaraanan, and give thanks in all circumstances. And lastly, be spiritual. Be spiritual. Ibig sabihin ng spiritual ay hindi mo tinatanggal si Lord sa pangyayari. Hindi mo isineseparate ang Panginoon sa pangyayari, whether good or bad. Ha? Whether, yes. For this is God's will. Sabi dito, give thanks. Be intentional in all circumstances. Ito yung when. By the way, ito yung when dun sa sinabi natin. Kailan ka dapat maging magpagpasalamat? In all circumstances, sa lahat ng panahon. Sa lahat ng sitwasyon. Kasi pag hindi mo ginawa yan, pwedeng pumasok ang depression. Pwedeng pumasok ang oppression. Pwedeng pumasok ang possession ng demonyo. Hindi natin alam, kapatid, kung ano pa ang pwedeng mangyari sa ating buhay once na mawala itong pagiging mapagpasalamat natin. Kaya be spiritual. Dapat kasama si Lord. Ibig sabihin, hindi mo tinatanggal si Lord sa pangyayari. Now, dalawang bagay sa pagiging spiritual. Who's behind this? Ibig sabihin, sino yun nandito? Sabi dito, for this is God's will. So God is behind this situation. Always see the hand of God behind every event. Kapag tandaan natin, kapag kamay na ni Lord ang kumilos, makinig ka maigi, kapag kamay na ni Lord ang kumilos, tiyak may maaayos. Eh nakikita mo pala, may kamay, may kilos si Lord. The hand of God is moving. Pag tinignan mo lang na pure na COVID ito, hindi ka na makaka-bounce back. Hihintayin mo na lang lagi yung normal na pangyayari. Kung ikaw ay may-ari ng isang business, kung ikaw ay isang leader ng isang organization, pag hindi mo nakita yung kilos ng Panginoon dito sa pangyayaring ito, mahuhuli ka na. Kasi hindi ka nagagawa ng paraan. Who's behind this? Ibig sabihin, for this is God's will. Tingnan mo yung Panginoon, tingnan mo yung kamay ng Panginoon sa pangyayaring ito, dahil kapag nakita mo yung kamay ng Panginoon na kumikilos, tiyak may maaayos dyan, at isa pa, ikaw din naman ang makikinabang. Who's behind this? Pangalawa, what's the benefit? Ano yung benepisyo nito? Tingnan nyo maigi to. Sabi dito, for this is God's will, hindi period, for you. For you. Yung for you dito, mga kapatid, one word lang ito sa Greek, ang ibig sabihin ay eyes. Itong eyes na ito, EIS, na nakalagay dito, ang ibig sabihin, resulta, purpose. Ah, may purpose. Kapag ganun ka na tumingin, kapag radical ka nang tumingin sa isang sitwasyon, pag radical ka nang kumilos, o mag-respond sa isang situation, makikita mo ngayon to. Hindi lang pala God is behind this situation, may benefit din pala itong pangyayaring ito sa akin. It means that in every circumstance, God is doing something for you. Nakalagay dito, for this is God's will for you, para sa atin. May personal na epekto ito, may personal na lesson ito, kaya sabi ng Bible, isipin mo lagi na ito ang kalooban ng Diyos para sa'yo. Kaya lang ang tanong, kaya nga sinabi ko, napakahirap nito. Minsan tatanungin mo, bakit nangyari ito? Bakit iniwan ako? Kapatid, tandaan natin, hindi porkit iniwan ka, nawalan ka na. Ulitin ko. Hindi porkit iniwan ka, nawalan ka na. Tinanggalan ka lang ni Lord ng sisira sa buhay mo. Kapag lagi nakikita natin yung nawala kesa yung benefit nito sa atin, naniwala ka, hindi ka na makakabangon. Bakit nangyari sa akin ito? Tinanong ko po yan na makailang ulit sa buhay ko, bakit mahirap yung naging pamilya ko, lalo na po sa lugar namin. Nakatira po kami sa Don Antonio, grabe, yayamanin. Biruin mo, kapitbahay mo, sila. Basta ba, madami po kaming kapitbahay doon na politician, na mga artista. Biruin mo, nasa paligid mo yung mga sikat na politician sa mga artista, tapos ikaw mahirap ka. Parang Alabang Gilage. Gilid-gilid. Meron po kaming bahay sa lola ko, gilid talaga. Nandun Antonio, yung sa amin naman, gitna. Pero kami yung mahirap.
squatter, nasa Barangay Hinebra. Ngayon tatanungin mo, syempre naiinggit ka. Doon sa mga nakikita mo sa paligid, tanong mo ngayon, bakit? Tapos pa fellowship ka, pasimba-simba kami, tapos makikita mo, mukhang maganda yung nangyayari sa paligid mo, tapos sa pamilya nyo, hindi. Bakit? Galing ako sa mahirap na pamilya. Ngayon ko na lang na-realize na tinuturuan pala ako. Alam nyo po mga kapatid, maraming mga millionaire. Majority ng millionaire ngayon, hindi po mga kapatid, true inheritance ang kanilang kayamanan. Self-made. Dahil nahirapan, nagsumikap. At marami pong pinamanahan ng kayamanan na wala yung kayamanan kasi hindi naman natuto sa kahirapan. Hindi nila alam paano mag-handle ng pera. Hindi nila alam mag-appreciate ng mga bagay na meron sila. Kasi marami sila noon, di man po lahat ha. Kasi meron mga nakakapanood na panood dito, rich kids eh. Yung mga yayamanin. Pag natuto ka, hindi mawawala yan, lalago pa yan. Pero pag hindi ka natuto dyan, at umasa na lang ng umasa, hindi nag-aral maigi, hindi pinahalagahan ng mga bagay na meron siya, kapatid, balang araw, bukas makalawa, wala na ang lahat ng yan. Pero ngayon, pinagpapasalamat ko na kung saan naranasan ko talaga yung grinding poverty na tinatawag. Why? I know how to appreciate things. Maliit man o malaking bagay, kaya ko magpasalamat sa Panginoon. Dumaan man ako sa kahirapan, kaya ko na dumaan. Katulad ni Apostol Pablo, sa maayos, abound, abase, sinabi ni Apostol Pablo, kaya ko, I can do all things. Dalin mo ako sa maayos na sitwasyon, I can do it. Dumaan ako sa mahirap na sitwasyon, I can do it. Sabi niyang ganon, through Christ who gives me strength. Kaya tanong natin minsan, madami kang tanong ngayon, bakit hindi ako sa ganitong kayaman na pamilya ipinanganak? Bakit hindi C? Bakit hindi Villar? Apelyido, bakit hindi Besos? Beso-beso, oo. Pero bakit hindi Besos ang apelyido ko? Bakit hindi Gates? Bakit hindi, kapatid? May lesson. This is God's will for you in Christ Jesus. Pakabalang araw, matuto ka dyan sa pinagdadaanan mo at makalaya ka sa sitwasyon mo ngayon. Maraming mga taong pagpapalain dahil dumaan ka dyan sa ganyan sitwasyon eh. Ngayon tatanungin mo, bakit? Ah, buti na lang. Nandiyan ka sa sitwasyon na yan. Dahil kapag kasama mo si Lord, tiyak may magandang mangyayari sa susunod. Dati tanong ko, bakit wala akong pantuition? Bakit yung mga kasama ko automatic yun kapag exam na nila, lalo na prelim, di ba, may midterm, may finals pa kami dati. Lagi na lang ganun. Wala nang examination na hindi kahirap na hirap sa pagbabayad. Sabi ko, anong klaseng buhay na ito? Yung minsan yung ano ka na, yung pikon ka na sa sarili mo. Dahil wala kang laging pantuition, tapos nakikita mo yung iba, parang walang ka-effort. Parang walang ka-problema. Ba't ako tuwing exam na lang, lagi na lang kapos, lagi na lang kailangan mangutang muna. Bago magkaroon ng pantuition, kinakailangan magbakaawa muna sa ibang tao. Bakit ganitong buhay na to? This is God's will for you in Christ Jesus. Ang daming binild sa personality ko. Ang daming tinuro sa akin ng Panginoon. Kaya kapatid, huwag mong tatanungin kung bakit. Ang tanungin mo na lang, anong lesson dito? Bakit mali? Alam mo, isa pang tanong ko dati, bakit hindi naman ako putyo-putyong pastor? Bakit napunta ako sa maliit na simbahan? Lord, ano ba to, Lord? Yung hindi agad yung hihingiin mong price, nandoon agad. Hindi yung offer agad na ganun. Bakit, Lord? Bakit hindi doon sa offer na to napunta? Yun pala mga kapatid, majority ng simbahan sa Pilipinas at sa buong mundo ay struggling na simbahan, hindi lumalago. Kaya po ngayon, ginagamit tayo ng Panginoon sa maraming tao. Kaya nga huwag mong sisihin yung pinagdadaanan mo ngayon, kapatid. Dahil lahat ng nagtagumpay may pinagdaanan. Huwag mo lang tambayan. Now the question is, what's the purpose? Yun ang tanungin mo. Lord, ano bang purpose dito? Always put in mind that God has a better and greater purpose in every circumstance. So be spiritual, huwag tatanggalin si Lord. Doon sa pangyayaring yan, always see the purpose and not the problem. Always see the purpose and not the problem. Give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. Remember that if it is God's will, then it is God's will. God's will pala yan ni Lord, di siya magpo-provide ng way out sa'yo. If it is God's will, it is God's will. Pinadaan ka ng Panginoon, God allowed it, na pagdaanan mo tong sitwasyon na ito, di magbibigay din si Lord, God will make a way where there seems to be no way. Gagawa ang Panginoon.
ng paraan. So, what's the purpose? Ano yung purpose nito? So, how to practice the art of thanksgiving? Be spiritual. Tanungin mo, ano yung purpose nito, Panginoon? Tiyak yan, meron kang kapatid reason. And then, ito maganda. Hindi lang tatanungin mo, what's the purpose? How can I glorify God? Kaya be spiritual. Sabi po sa Phillips Translation, be thankful whatever the circumstances may be. If you follow this advice, you will be working out the will of God. If you follow this advice, you will be working out the will of God expressed to you in Christ Jesus. Kapag pala kapatid, sinunod daw natin yung advice na yon, yung command na yon ng Panginoon, sinusunod mo ang kalooban ng Panginoon, and then God will be glorified. Kaya tanungin mo sarili mo dyan sa sitwasyon na yun, Lord, how can I glorify you habang single ako? How can I glorify you, Lord? Medyo kinakapos kami. Lord, how can I glorify you, Panginoon, dahil ganito yung anak ko, yung asawa ko? How can I glorify you in my situation? Paano ko lalakaran yung kalooban mo, Panginoon, sa sitwasyon na ito? Remember, church, that gratitude is an attitude. It is a habit na kung saan dapat finoform natin. It must be a culture. Because when you create a positive culture in your life, it changes everything. It affects others. It affects you. It affects today and tomorrow. It affects the earth and even heaven. Maluluwalhati ang Panginoon. So give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus.